morning, everyone. So today naman po, ipapakita ko sa inyo kung paano po ako mag-water pag newly potted yung halaman. I use a syringe, ito po siya, na may dulo, ayan. And I only water 10 ml around the brim of the pot every 5 days. Pero syempre, i-check nyo pa rin po muna kung tuyo or basa yung lupa. So minsan, kung malaki yung pot, sinusok-sok ko na lang yung daliri ko. Or minsan, ang ginagamit ko po, barbecue stick. So for today, since tuyo-tuyo na siya dahil 1 week ko na siyang hindi natutubigan, ayan, I will just water 10 ml around the brim, never touching the plant, the stem, especially the stem of the pot. Ayan. Ayan. Bakit 10 ml po? 10 ml lang po yung pinapagamit ko, pwede rin naman 20. But for me, kung wala pa kasing ugat yung halaman, kasi kakapot pa lang po niya, hindi pa talaga kailangan ng halaman yung tubig. Yung 10 ml po will be enough for the soil to be moist so that the plant will realize or madedetect niya na may moisture sa soil. Pag nangyari na po yun, magkukusa na po yung halaman na gumawa ng bagong roots. So, lalo na sa method natin kapag newly acquired, no, yung mga halaman, we choose to, we encourage the pugot method o yung sasabunutan mo, tatanggalin mo yung mga ugat, no, para maiwasan na mabulok. So, kung ganun po, since wala kayo ugat, and then itatanim mo siya for, itatanim mo na siya after mo ma-air dry ng 5 days and then wait another 5 days bago tubigan, 10 ml lang po yung ilalagay natin. Para lang po, ma-figure out ng halaman, ano, na nasa paso na siya, na meron na siyang soil, at saka may moisture na sa lupa. After that, give or take another week, to 2 weeks, magka-start na yan mag-ugat. So, may makikita na kayo dapat sa dulo niya ng para mga pink or white na ugat na bago. Malalaman nyo rin po na meron na siyang ugat kapag nag-stop na siyang mag-uminom ng tubig sa kanyang dahon. So, kapag nahinto na po yung tuyo ng dahon niya sa bottom leaves, ibig sabihin po nun, meron na siyang mga ugat. But as long as na meron pa rin po natutuyong leaves sa ilalim ng inyong halaman, ibig sabihin po nun, wala pa siyang enough na roots. So, continue lang po yung 10 ml. Hanggang sa after 2 weeks, pwede na kayong mag-move into 20 ml. So, kung may 20 ml na kayo, ganun pa rin po. Always around the pot lang muna. Always around the pot. Never touching the stem or never touching the plant itself. Hindi po tayo sa ibabaw mag-utubig kasi mas madali po silang mabulok that way. Lalo na ngayong summer, kapag nainitan yung tinubigan nyo, pwedeng masunog yung halaman. So, gagawin nyo lang po itong paraan na ito every 5 days or when the soil mix is dry. Ayan. Kasi itong soil mix na ginamit ko po, this is a combined soil mix of Masitera. Ayan. Of Masitera and this is the premium mix of Masitera. So, ito po yung may akadama na at saka may kanuma. Ayan. So, matabang lupa na to. Kaya, mapapansin nyo, may mga bagong dahon na rin po. Yan. Doon nyo po malalaman na may ugat na yung inyong halaman. Kapag naggagawa na siya ng bagong, if it's making new leaves in the center, and kapag nag-stop na yung pag-inom niya ng leaves sa ilalim. So, pag ganun po, pwede na kaya mag-increase ng volume ng water, and then slowly din po, na pwede nyo na rin siyang i-adjust yung kanyang sunlight exposure. Alright, sige po. Thank you very much and good luck sa inyong paghahalaman. Bye!